Yo, what's up mga tol? So, kamusta kayo? Kamusta nga? Ang topic natin ngayon is tungkol sa YouTube, especially sa mga beginner pa lang. So, para sa inyo itong video to, basically tungkol to sa kung paano mag-umpisa ang palakihin yung channel, how to grow a YouTube channel from zero. Ito, tips and guide. So, I hope na makatulong sa inyo. So, bago natin umpisa itong video to, intro muna tayo. Alright? Mga tol, no, kagaya nung nabasa niyo sa title, pag-uusapan natin kung paano natin mapalaki yung mga channel natin. Maraming nag-YouTube na iba't ibang ginagawa ng paraan para palaki ang channel nila. Pero itong mga sabihin ko sa inyo at i-share ko sa inyo based on my experience lang. So, nag-work naman sa akin, kaya ako i-share sa inyo, alam kong baka sakaling makatulong sa inyo, maging guide din sa inyo sa pagpapalaki ng channel niyo. So, napansin ko sa mga nag-YouTube ngayon o doon sa mga baguhan na nag-YouTube, iba ginagawa nilang way para mag-increase yung channel nila, yung sub for sub o yung isosubscribe mo yung channel niya tapos isosubscribe niya yung channel mo. Nung nag-umpisa pa lang ako, na-try ko rin ng ilang beses yung ganun, pero isa lang masasabi ko, hindi siya effective. Alam niyo kung bakit mga tol? Kasi oo na, yun na, given na yun, isosubscribe nila tayo. Pero ang tanong, legit ba na nanonood sila sa inyo? Di ba? Hindi natin masabi. So, itong share ko sa inyo, ito proven, tested na to dito sa channel ko sa Makil TV. So, umpisa na natin mga tol. How to grow a YouTube channel from zero. Or kung hindi man zero, nag-YouTube ka na pero hindi pa lumalaki yung channel mo, ito yung tips and guide na may ibibigay ko sa inyo. So number one mga tol, gagawa ka ng YouTube channel mo or gusto mo mag-YouTube, dapat meron kang self-confident. Siyempre, tiwala sa sarili, importante yan. Unang-una, ang tutulong sa'yo ay yung sarili mo. Alam niyo naman na sarili din natin yung bigat natin kalaban. Kaya pag wala kang confidence sa sarili mo, huwag mo lang subukan mag-YouTube kasi 100% mga tol, hindi mag-work. Kasama na rin dyan yung pagiging motivated mo dapat. Pag may self-confident ka, dapat motivated ka rin. At saka, be yourself, be unique kumbaga. So, pangalawa, create and promote your YouTube channel. So, ayun na mga tol, nakapag-desisyon ka na nga na gusto mo mag-YouTube. So, pag nag-uumpisa ka pa lang, malamang sa malamang, zero ka, zero subscriber, walang manonood sa'yo. So, diyan papasok yung promote your YouTube channel. So, saan mo siya ipopromote mga tol? Unang-una, ipopromote mo siya sa social media mo. Facebook, Instagram, o kung meron kang Twitter, o kung ano mga social media yan, i-share mo siya doon. Siyempre, i-share mo yan sa mga friends mo, sa mga relatives mo. Yun yung unang susuporta sa'yo. Tapos, sabihin mo sa kanila, i-share nila sa mga kaibigan nila. So, yun, hindi ka na nagkakaroon. So, mula doon sa mga ilang taong nag-subscribe sa'yo, paano yan dadami? Tricks number 2, gumawa ka ng viral content o yung interesting content na yung tipong mapanood ka ng taong hindi mo naman kakilala, magiging interested sila sa'yo. Kasi mga tol, maraming nag-YouTube na biglang laki yung channel. Given na yun kasi marami sa kanila sikat na. Halimbawa, yung mga nag-showbiz o yung mga artista, nag-YouTube yan, automatic yan yung magsusubscribe sa kanila kasi well-known na sila na nanggaling na sila sa ibang platform tapos pinasok nila yung pag-YouTube. Automatic, yung mga nanonood, kilala na sila, kaya subscribe sila. Tayo na wala naman tayong bilang sa mundo ng kasikatan at pumasok tayo dito sa pag-YouTube. Hindi naman talaga tayo kilala. So, ang gagawin natin, magpapakilala. Diyan papasok yung gagawa ka ng interesting content na magbabiral. Yung tipong pag pinanood ka, automatic na ma-hook sila at magsusubscribe sa'yo. So, sa paghanap ng content na magbabiral, dyan nyo dapat laruin yung utak nyo. Ano yung video na pag napanood ng tao, magiging interesado talaga sila. Siguro sa channel ko dito, marami sa inyong nanonood na kaya kayo nag-subscribe dahil doon sa mga tutorial vlogs ko na feeling ko malaking tulong sa inyo kaya andirito ko siya channel. Mag-isip lang kayo ng content na magbabiral, yung kakaiba, yung talagang ma-hook yung mga nanonood sa YouTube pag napanood nila yung video na yon. So pagdating naman sa technical guides kung paano kayo kumuha ng mga viral video, basically ang mga talagang nagbabiral kahit hindi ka kilala ay yung mga how to, how I, kung meron kang mga isi-share na bagay sa YouTube o kung meron kang content na about sharing ideas, effective yan how to and how I. At syempre mga tol, isa pa sa technical aspect pagdating sa paglalagay ng video sa YouTube ay yung attractive thumbnail. Yung mga picture na makikita nila sa bungad ng video mo, dapat attractive thumbnail yun. So same lang ng mga product na tinitinda dyan sa labas o kahit anong brand dyan, na pag maganda yung pakete o yung lagayan, malaking puntos na yon para ma-hook niya yung customer na kunin yung product at i-try, bilhin. Same din lang sa YouTube video mga tol. Pag effective yung thumbnail mo, maganda yung thumbnail mo, kaya-aya, maayos, talagang malaki yung chance na ma-hook mo yung nagbabrowse sa YouTube para i-click yung video mo na nakita niya yung thumbnail mo, di ba? So malaking ano yan, malaking puntos yan pagdating sa technical
yung thumbnail and title. Sa mga nag-uumpisa pa lang, mahirap gayahin yung mga sikat na magdi-daily vlogs ka na isi-share mo yung sa buhay mo. Siguro magkakaroon ka ng subscriber pero mangilan-ilan lang kasi sino ba namang tao ang gustong subaybayan tayo? Hindi naman tayo sikat at wala pa naman tayong pangalan sa YouTube, di ba? So kung mag-share lang tayo ng daily lives natin, malamang sa malamang, konti lang yung makuha nating subscriber dyan. Pero kung mag-share ka ng video yung kapupulutan nila ng aral o may matututunan sila o yung mga bago sa paningin nila, talagang magsusubscribe sa'yo yan. So ayan na mga tol, kumare, may sumusubaybay na sa inyo, kahit hindi pa ganun karami, pero meron na. Dapat lagi kang merong empathy sa mga viewers mo. Parang tinitingnan mo lagi yung point of view nila, kung ano bang gusto nila makita pa sa'yo. At lagi kang nagbabasa ng comments, nagre-response ka sa mga comments nila, o kaya nilalike mo, binibigyan mo ng heart. Kasi dyan nila mapipil na, ay napapansin pa rin itong content creator na to yung mga comments ko, yung mga feedback ko sa ginagawa niyang video. At saka dapat ano kayo, responsible kayo sa mga content na pinapakita niyo. And then sunod naman mga tol, what action you want from them? For example, sabihin mo sa inyo na kung nagustuhan niyo itong video, tapakit niyo na lang yung like, tapos hit niyo na rin yung subscribe button. Para alam nila mga tol, hindi masamang mag-request tayo ng mga bagay-bagay sa mga viewers natin o sa mga nanonood sa atin. Para alam din nila, hindi nila makalimutan. Sabi nga nila, ang gamot sa taong nakakalimot, ipaalala. So baka makakalimutan nilang mag-like dyan at saka mag-subscribe dyan, ipaalala nyo. Kaya yun na yung like button, pati yung subscribe button, pati click nyo na rin yung notification bell. Maraming YouTuber ang gumagawa niyan mga tol. Well, anyways mga tol, kaya pala maraming YouTuber ang nanghihingi ng like, share, and subscribe mula sa mga viewers nila. Kasi the more the like, the more the share, the more the subscribe, mas nare-recommend ni YouTube yung mga video nila sa recommendation dyan sa gilid o dun sa newsfeed ng YouTube. Kaya marami sa mga YouTuber ang nagre-request ng like, comment, and subscribe mula sa inyo. Kaya mga tol, like, comment, and subscribe sa Makil TV. Alright? Balik na tayo dun. Sa pag-YouTube, dapat may long-term consistency kayo sa pag-upload. For example, nag-upload ka ngayon, walang views, konti lang yung views, napaka-konti lang, bilang lang sa mga daliri mo. Tapos bigla ka na, nawala ng pag-asa. Ano ba ito? Tutuloy ko ba itong pag-YouTube? Wala naman nag-view sa akin. Bigla ka na tumigil, parang sumuko ka na agad. Wala yun, hindi talaga lalaki yung channel mo. Kailangan tuloy-tuloy lang. Pag napagod ka, pahinga ka lang konti, pero tuloy-tuloy mo lang kasi walang nagiging successful na huminto. Malay mo, yung paghinto mo, dapat pala nag-viral na yung video mo, huminto ka. Wala, talo ka. Dapat tuloy-tuloy, consistent ka, makaka-chambering ngayon ng content dyan na dadami yung views. At hindi magdadala sa channel mo para lumaki. Siyempre, pagka dyan na, tuloy-tuloy ka na, consistent ka na, dapat lagi kang creative kasi sa mundo ng YouTube mga tol, matindi yung kompetensya dito. Pagka hindi ka creative dito, o walang kakaiba sa mga napapanood nila sa'yo, madaling magsasawa yung mga taga-subaybay mo. Dapat be creative ka at saka lagi kang may natututunan bago o learn something new. Lagi kang mag-explore. At ang pinakahuli sa lahat mga tol, stay humble. Kasi parang sa ano lang yan sa realidad ng buhay. Kunwari, nagtatrabaho ka, bigla kung tumaas yung position mo, magyayabang ka na, di ba? Maraming magiging galit sa'yo. Ganun din dito sa pag-YouTube. Pagka lumalaki yung channel natin, dapat ano tayo, kung ano tayo nung umpisa, ganun pa rin yung trato natin sa kanila. Huwag tayo magiging mayabang dahil lumalaki na yung channel natin. Kasi pag nangyari yung mga tol, sigurado dadami rin yung haters nyo, dadami rin yung mababashahin nyo. At ang pinaka-worst doon, yung mga dating sumusuporta sa inyo, pag mayabangan sa inyo, malaki yung chance na biglang mag-unsubscribe sila at hindi na sila manood sa channel niyo. Kaya dapat laging humble lang. Siguro yun lang yung ma-share ko sa inyo mga tol. Sana malinaw naman at klaro. So, sa mga nag-uumpisa pa lang mag-YouTube dyan, naway nakatulong sa inyo ng malaki tong video to, itong mga share ko sa inyo. So kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng video, hit nyo na yung like dyan at saka yung subscribe button pati yung notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload. Request ko lang sa inyo, magbigay kayo ng feedback about dito sa senior kong idea. Comment nyo na lang mga tol at babasahin ko yan ng maligaya mga tol. Kung may time ako, re-replyan ko. Kaya hanggang dito lang muna siguro mga tol itong video na to. So, see you on my next vlog. Paalam! Rapping, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I've been the coast's greatest blessing.